Na, amin di bilang number. 4? Four lang pala. Teka lang, tatawa kayo kapag hindi tumama. Pero pag tumama to... Oh. Lumapit ka na lang! Inusok mo! Wait lang. May dalawa pa akong pin. Inapit mo na lang! Last. Lumapit ka na. Huwag mo na ibato. Saksakin mo na lang. So magluto tayo ng bibimbap ngayon. Ba't parang malungkot ka sa'yo? Ayoko na. Anyway, ang lulutuin natin ngayon dito sa Ninong Sports Bar ay sports bar na tayo ngayon. Hindi magtatagal, may bilyar na diyan, di ba? Ang lulutuin natin ngayon ay bibimbap. Ngayon, itong bibimbap na to ay very ano sa akin to, very significant kasi ito actually ang unang-unang Korean dish na natutunan ko. Sobrang basic ng bibimbap. Kundi ako nagkakamali, no? Ang ibig sabihin ng bibimbap ay mixed rice, parang ganoon siya. Ngayon kasi hindi ko alam sa Korea, din kasi ako Koreano kahit kamukha ko si Shin Dong, hindi sorry. Hindi, napatunayan natin sa nakaraang episode, kamukha ko si Shin Dong. Hindi naman talaga ako Korean. Pero basically, ang ano dyan ay kung anumang ingredients na meron ka. Pero feeling ko merong strict guidelines yan sa kanila. Kung ano man yun, hindi ako masyadong sure. Pero pinanood namin ang Universal Korean cooking encyclopedia na si Maang Chi. Meron palang dalawang klase na ano, ng bibimbap. Yung isa yung nilalagay dito, earthenware pot. Ito, pinahanap ko pa talaga kay Alvin to. Parang yun din yung sa ano, yung steamed egg sa mga samgyupsal. Siguro, hindi lang naman para dun to. Pero ito ay bato, pare. Ito ay bato. Tapos ano siya, glazed siya. Yan, hindi siya tulad nung palayok natin na magaspang, di ba? Tapos meron pang isang bibimbap na nilalagay lang sa plato. Ito yung nakagisnan ko. Kasi ang amazing lang sa akin yung idea na may kanin dito, tapos may mga ingredients sa taas, tapos merong usually hilaw na itlog na ilalagay mo sa taas, tapos ihahalo lang. Ihahalong ganun para maluto siya. Parang sisig natin. Di ba? Parang ganun. So, hindi ano sa atin, hindi bago sa atin yung bagay na yun. Ngayon, yun nga, merong baka merong set of ingredients talaga nila. Kasi pinanood ko si Maang Chi, akala ko, yung paggagawa ko ng bibimbap dati, tama. Yung kay Maang Chi pala, talagang niluluto at talagang, sabi nga ni Maang Chi dun, talagang binibigyan nila ng respeto bawat ingredients. So, talaga, bawat topping dun, niluluto pa talaga nila. Oo, pre, medyo mabusi talaga siya, 'di ba? Pero 'yun, susubukan nating gumawa muna nung basic sa pinakamalapit na kaya natin using the ingredients na nasa paligid natin. Tapos susubukan nating gumawa ng dalawa pang maharot na version na magto-total sa bibimbap 3 ways. Simulan na natin 'yon. So ito yung mga ilalagay natin na toppings. So meron tayo ditong shiitake mushrooms. Dapat spinach pero wala kami mahanap na spinach, and I think kung mahirapan ako maghanap, baka mahirapan din kayo maghanap. And mas readily available ang pechay. Dahon din naman 'yan eh. Kung bakit hindi kangkong yung ginamit ko? Mamaya gagamit tayo ng kangkong dun sa dalawang ano natin, dalawa pang tawag dito, bibimbap natin. Carrots, bell pepper, siyempre kimchi, good quality na beef sukiyaki or kung gusto niyo steak cut, pwede naman 'yon. Sabi ni Maang Chi, dapat daw yung kaya mong kainin na hilaw. Pipino. Tapos toge. Nga pala, nalaman lang namin kanina ni Alvin, yung magandang toge sa ano, sa mga Korean restaurant, yung mga mahaba, mga ramen, oh. Hindi pala toge 'yon. Ha? Oh, 'di ba? Soybean sprouts pala 'yon. Kaya pala dilaw yung ulo niya. Ngayon ko lang nalaman 'yon, oh. So hiwain lang natin ng ganyan. So balik natin dun sa bowl. Honestly, maluluto naman to. Dahil ito rin yung pinili ko, yung beef sukiyaki. Mainitan lang ng konti yan, maluluto yan. Kasi mamaya, mainit yung kanin natin, yung earthenware bowl natin, iinitin din natin yan. Parang ano yan, pre? Parang sizzling plate yan, ganun. Lagyan natin yan ng Korean soy sauce. Korean to eh. Kung gusto nyo lang ng normal na soy sauce, ano naman siguro magagalit yan? Basta wala si Sandara Park sa bahay nyo, di ba? Konti lang. Sesame oil, pre. Sesame seeds. Freshly ground black pepper. Ay, ang yawa.
Ganda naman ang pepper mill ko. Eto wala to sa recipe ni Maang Chi. Pero ba't naman hindi? Kay Maang Chi. Eh, may pechay Tagalog nga tayo eh, di ba? Ah, honey, para ano lang, medyo bulgogish yung ano niya, yung style niya. Tapos haluin lang natin. Yan na yun, pare. Okay na yan, di ba? Tabi lang natin yan dyan habang pinaprep natin yung ibang ingredients. Yung kimchi natin, as is na yan, pare. Wala na tayong gagawin dyan. Basta putol-putol, wag lang yung kimchi mahaba. Usually kasi yung mga kimchi kapag ginagawa yan, para pechay na buo. Ay, oo, oh, pechay na buo yan, eh, di ba? So, doon tayo sa mushrooms na... Tanggalin lang natin yung ano, yung tawag dyan. Tangkay. Yung tangkay, tama ka. Egol sa tangkay eh. Pinan natin lahat eh. Kasi ano lang na konti-konti lang naman. Pero kayo mag-alala, kapag may sumobra naman sa ingredients nyo, hindi pasok nyo sa bibig nyo. Ano mo, kainin mo. Anibayin lang natin ng ganyan. Siguro ang tanong, madalas ito yung follow-up ni Alvin pag gumagamit tayo ng mushroom eh. Pwede ba yung button mushroom yung nakalata? Pwede ba yung button mushroom? Okay, ikaw dahil magtanong. Pwede ba yung button? Hindi. Tinanong ko ba yung button? Tapos siguro pwede rin dito ibang klaseng mushroom na fresh ha. Wala namang problema dito maglagay ng enoki or ng king oyster o ng shimeji mushrooms. Kahit ano siguro. Kahit portabelo, ganyan. Tabi na natin yan dyan. Tapos siguro sindihan na natin itong mga kala natin. Pechay natin. Tanggalin lang natin yung tangkay kasi dahon lang talaga yung kailangan natin. Pero pwede nyo na rin namang isama to. Wala namang problema, di ba? Tapos pipino natin siguro ano lang. Kalahati lang. Tapos medyo artihan lang natin ng konti. Uy, grabe yung arte, oh. Diba? Hanggang natin ng ganyan. Ganyan. Yung carrots, pwede nyo i-mandolin. Pwede rin namang hindi na. Pero ganito gawin nyo. Square off nyo siya para hindi magpagulong-gulong. Medyo malaki yung trim niya. Pero kesa naman mahiwa ka, diba? Trim-trim lang. Kaya nagagalit si Bibiat sa'yo, eh. Ano ba yan? Di ko alam. Wala! Iwain lang natin ng ganito. Tsaka kung na ikukwento yun, yung nag- nilagay niya sa ano. Tara na niya. Tsaka kung na ikukwento yun. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last natin ay bell pepper. Nahiwain lang din natin ng haba-haba. Hiwain nyo na sa gitna, tapos bulat-latin nyo. Tapos tanggalin nyo lang yung ano. Yung... Buto. Pucha, yung bell pepper ni Maang Chi. Nakita mo kanina yung bell pepper ni Maang Chi. No, pucha, ganyang kalaki, oh. Red bell pepper is very stunning. Yung bell pepper pang barangay. Yan. Tapos hiwain lang din natin ng haba-haba. Igisa na natin itong mga to. Siyempre, except dun sa beef, pare. So, medyo mainit-init na yung mga kawali natin. Sindihan ko lang ulit. Lagyan natin ng mantika. May chicken oil kaya sa Korea? Mantika. Mantika. Ito muna tayo sa pechay. Tapos yung isa, mushrooms. Dito, soy sauce. Santorio! Okay, lagyan natin dito isa. Ito ginawa ni Maang Chi eh. Nilagay niya sa mga tray-tray eh. Yung bawat ingredient na luto eh. Next pare. Yan, mantika uli. Ah, bell pepper. Carrots. Ah! Ah! Tapos dito pareha siguro asin lang. Yan. Bell pepper dyan. Tapos mantika uli. Pipino naman dito. Tapos dito ay eggots pare. Toge. Sa pipino, konting-konti lang talaga ang luto. Totoo siya, parang masarap nga ito kahit di mo nalutuin eh, no? Oh, ulul, di ka makumuha yung pipino, gaga. Hop, paminta, usod. Ayan natin dyan. Yan, at eto na yung mga ingredients nung bibimbap natin. Ngayon, buksan muna ang exhaust at magpapaliwanag ako. Ang bibimbap, dapat talaga mainit yung kanin, tapos saka mo iinitin yung bowl, i-assemble mo siya. I-assemble mo siya, saka mo iinitin yung bowl. Ngayon, essential na mainit yung kanin bago natin siya i-serve para sure na maluto yung mga ilalagay nating hilaw, such as yung egg yolk and yung beef natin. So, dahil doon, hindi muna namin siya bubuin. Mamaya na, sabay-sabay natin bubuin para sabay-sabay din natin makain, pare. Basically, eto lang yung kailangan natin, tsaka syempre, yung hilaw na itlog mamaya. So, ngayon, siguro pinakamagandang gawin, buuin muna natin lahat. Gawa muna tayo ng gantong set sa bawat bibibap na bubuin natin. Tapos saka natin sila i-assemble ng sabay-sabay, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay, sabay-sabay. Itaas ang kamay. Sabay-sabay, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay, sabay-sabay. Ilabas ang bu**. Ang next na bibibap na gagawin natin ay Filipino version. And ano pa ba? Ang mas Pilipino kaysa sa? Sa atin? Adobo. Adobo. Kanino. Kita mo yung wala sa meeting kanina. Alam niya. Adobo, pare. Gagawa tayo ng bibimbap adobo. Ngayon, inisip namin, bibimbap adobo, hindi ba? Adobo rice lang yun. Medyo tama ka ng konti, pero ipapackage natin siya in such a way na magiging wow! Bago sa ating panlasa at pandinig. Ang naging thought process namin dito ay, ano-ano ba yung mga bagay na inaadobo?
di ba? At yun yung gagawin naming toppings, pare. So, syempre, doon muna tayo sa protina natin. Ang protina natin ay manok. Pero huwag kayong mag-alala, hindi natin ilalagay ng hilaw yan, pare. Lulutuin muna natin yan. So, luto muna tayo ng mabilis na adobo. Wait lang. Pag nagbibimbap ka, di ba? Ang pinaka nangibabaw na lasa din doon is kimchi. Pag nag-ano ka. So, ang naisip ko, parang pag wala bang kimchi? Hindi eh. Kasi tignan natin yung definition ng bibimbap eh. Mixed rice eh. Diba? Eto, hindi natin lalagyan to ng kimchi. Spoiler alert. So, mantika. Quarter leg ng chicken na boneless, pare. Yan. So, igisa lang muna natin to. Tapos, lagyan lang muna natin ng konting... Browning! Buset! Cut! Bawang, pare. Damihan natin. Para kontra... Aswang. Presyon. Yan. Iba na ngayon eh. Health na kasi priority ko eh. Diba? Hindi na aswang. Aswang pa rin. Okay lang yun, okay lang yun. Tapos igisa lang natin yan na medyo matusta yung bawang natin. Tapos habang tinutusta natin yan, pag-usapan na natin yung mga... Uy, nalaglag yung dalawa. Pag-usapan natin yung ano, gulay na kinakangkong. Gulay na kinakangkong. Mali. Gulay na inaadobo. Sitaw. Kangkong. Tapos, yung iba, naglalagay ng ano, naglalagay ng patatas sa adobo. Diba? Teka, may kulangot ato ako. Okay. Dapat lalagyan tayo patatas. Pero yung patatas natin dito, gagawin natin itong texture element. Uy, gumalaw. Tapos ano ba inaadobo, pare? Sa isang bahay tayo lumaki, hindi pa nangyari yun. Tokwa, pare. Pero itong tokwa natin, hindi natin to ibe-brace, kundi crispy element din to. So ilan na ingredients natin? 1, 2, 3, 4. Acharang sibuyas na pula pala. Acharang sibuyas na pula para lang sa color. And gusto ko rin ng freshness, di ba? Freshness. Tapos, meron tayo dito, confit na bawang, pare. Ito yung masarap, paborito natin dito. Hindi pwedeng ipagsab eh. Oo, yan, confit. Lakas na ako sa sarili niyan, joke ang puta. Okay, so, medyo na ano na yung bawang natin. Timplahan na natin ito ng mga pang-adobo. Siyempre, toyo. Filipino version to, pero kung gusto yung gamitin yung Korean soy sauce na meron kayo dyan, kung meron man kayo, di sige. Tapos, suka, siyempre. Alam niyo nung una kong binili ito. Ito pa rin yun eh. Hindi naman napalitan ito eh. Ito na yun eh. Suka. May mga lola bang nanonood kaya? Tingin mo. Marami. Masarap pala ng pakiramdam na may peppermill uli, no? Ang tagal natin na wala ng peppermill. At dahil tiramisan natin yung beef kanina, tamisan na rin natin itong ano, tong adobo natin. Pwede asukal, pero para bad trip si Alvin, honey lagay natin. Pwede nyo pa nilagyan ng dahon ng laurel to. Pero ako siguro, hindi na. Hindi ko nalalagyan to. Ayaan na muna natin yan dyan, Maridus. Gusto ko to halos, ano, halos tuyo, pare. Ay, hindi pala. Sasabawan ko to. Tapos, i-retrieve ko lang yung, ano, manok mamaya. Kasi may gagawin tayo sa sauce, pare. So, pakuluin lang natin ng medyo matagal to. Para lumagkit yung sabaw natin sa collagen na gelatin na i-release ng manok. So, ilipat natin yan dito. Kasi, magluluto na tayo ng mga kagulayan natin. Dito tayo sa ating... Kangkang. Tabi na natin ito yung chiwa. I mean, ito. Igisa na natin to. So, chicken oil, pare. Unahin natin yung kangkong. Asawa ni? Kangkang. So, lagyan na natin ang asin kasi gusto lang natin mag-wilt down ng konti yan. Si Wilt Dasovic. Kuya Wilt. Si Wilt Yam Defoe. Wilt Yam Defoe. Si Doc Wiltio. Doc Wiltio. So, igisa lang natin to. Mabilis lang naman yaan. Oh, okay na. Teka lang. Maganda rin to na may konting stems kasi kapag puro dahon lang, tulad ng ginawa namin dati, talagang lusaw talaga. Maganda may stems para may ano pa rin, may structure pa rin siya. May pagkakangkong pa rin siya, di ba? Next natin ay yung mga fried items na natin, pare. So, dito sa ating confit garlic, ito. Meron siyang super flavorful na mantika na, di ba? So, gamitin na natin pamprito yan para karamihan ng items natin ay may bawang flavor na, di ba? Pero kulang yan. Pero wait lang. Chicken oil dagdag natin. Tapos, yung kalahati ng sitaw lang ang gagamitin natin dito kasi ito ay para sa ating next dish. Tapos, dito sa sitaw natin, ito noong pa ako proponent nitong bagay na to. Deep fried sitaw, pare. Nanatikman ko ito noong ako'y nasa culinary school doon sa aking Asia ko prof na si Chef Sabrina Gan. Nagprito lang siya ng sitaw. Tapos, sarap. Hindi siya lulutong, pre. Hindi siya lulutong, pero ang sarap niya. Iba yung lasa niya sa ano lang, sa ginisang sitaw or pinakulang sitaw. Iba talaga. It is really different, pare. O next, yung ating tokwa. Lahat ina natin to, matitira lang ito. Eh, diba? Mahilig pa naman si Alvin dyan. Ito lang yung maliliit natin. Ayaw mo naman ng ganyan kaliliit yung kainin mo. No? Okay lang sa'yan?
Kakainin mo yan? Sabi mo ah. Teka lang. Mainit na to, pwede natin isa lang yung sitaw natin. Promise par, try nyo. Ang sarap niyan. Parang mas, ang lalim ng earthy taste niya kapag pinarito mo. Ewan ko, di ko talaga masyado maintindihan. Basta masarap siya. Maraming salamat, Chef Sab. Dilitan ko talaga yung hiwa ng tokwa kasi sa maliit na yung space ng bibimbap. Baka pag malalaki, dalawang tokwa lang yun, di ba? Ayan o, tinan yung itsura nyo. Mukha siya malutong, pero promise, di talaga siya lulutong. Pero masarap talaga siya, par. Gusto ko lang ano ah, sabihin na ang pag-deep fry po ay hindi po gastos, magastos sa mantika. Kasi itong pinamprito ko ng tokwa, pwede nyo pang ipamprito yan bukas, panggisa. Ay, sitaw pala, sorry. Pwede nyo pamprito pa ng kung ano-anong bagay, hindi masasayang yan. Huwag lang yung pinaglutuan nyo ng tuyo, ipamprito nyo ng itlog. Ay, actually, pwede naman para malasan ang itlog mo, di ba? Tapos habang mainit pa siya at mamantika, lagyan ng asin. Ay, ginagawa mo na yan. Ginagawa ko na to noon pa, di ba? Masarap yaan. Next natin ay ang ate to. Oh, nasaan na naman yung bench scraper ko? Yeah, pasok pa lang natin sa sistema. Lagay natin dyan. Gusto ko to maging crispy talaga. Habang piniprito natin yan, prep na natin yung patatas natin. O sige, ganito. Baka kasi sinasabi ng mga inaan ako dyan, mandolin ka ng mandolin. Mandolin ka ng mandolin. Pero ang pogi mo naman. Pero ang pangit. Parang pangit mo naman. Hindi naman sa akin sinabi pogi ka. Sinasabi. Ang binilagay namin sa comment section, pangit ka. Yung anong nasabasa natin? Oo, oh, kakabasa ko lang kanina. Hindi naman walang nabasa. Yan ang sabi. Yan ang sabi. Kala mo, nabasa lang nila, may putok ako ha. Yan, sabay tayong sabihin itong bagay ito. A man suffers in silence. A man suffers in silence. Okay na ako, masaya na uli ako. Kasi kailangan yan eh, lagi kang masaya eh. Hindi ka pwede magpakita ng emosyon. Akala ko, iba yung a man suffers in coconut. Oh. Sige, try natin gumawa ng shoestring style. Picnic style na hindi tayo gagamit ng mandolin, ha? Huwag na natin ito ilalim para mag-flat lang siya, para maisalba po ang mga daliri natin. Tama. Tanggalin natin yan dulo kasi puwet ng patatas yan, ayaw natin yan. Siwain natin ang pinakamanipis na kaya nyo. Kasi ganyan nyo lang na parang pupusta kayo ng malaki sa Tex. Pumato ko yung tatlong referee. Oh, tatlong referee sa'yo. Akin yung ano, si Hiei, yung Vincent na nasa tangke. Lakas yun, par. Meron akong kalaro, pre. Pamato niya lagi, Shirley. Oh. Na nakasakay sa, ano, sa Wallis. Tangik, Sagwan yun. Sagwan ba yun? Oh. Oh, pre, ang lakas. Ang lakas talaga. Unang kara pa lang, pre. Kalahating dangkal na. Ako, magaling ako sa paramihan tao, eh. Pagkatapos mong aning kalahating dangkal mo, eh, ganyan mo lang siya. Careful, ha. Oh, di ba? Pakita mo yan. Manipisyaan, di ba? Para sa mga hindi nakikinig dyan sa likod, ito medyo makapal to, pero okay lang yan kasi pwede nyo pang nipisin yan dito pag hiniwa nyo na. Yan, okay. Kunin muna natin to. Tapos, tulad ng ginawa natin sa potato chips, sa rice, kahit ano, hugasan natin, ere. Hugasan nyo hanggang luminaw ang tubig. Ma-ensure nito na lulutong talaga siya. Tapos, pagkahugas nyo sa kanya, it's best na running water, tapos hayaan nyo lang tumulo para talagang ma-wash away yung starch, pare. Okay ang bagay na yan para sa, hindi lang para dito, kundi para sa mga toppings, ganyan. Uy, ganda naman ang cellphone mo. Napakayabang mo naman na tao. Ganito ako tumahan. Hello. Hoy! Hoy! Tingnan ko lang kung sinaw, bro! Huwag ka! Hindi! Ginoon na ba kayong magbiyak ng bawang? Tama! Pero Bino, mahilig ka dyan. Mahilig ka dyan. Gusto mo yan. Tapos ito naman tayo sa ating tas patats. Nasa isip ko na rin eh. Tumasok na sa isip ko eh. Naunahan mo lang ako ng less than a second, pre. Babato ko na eh. Ganto muna, nasa spider muna. Dito hindi naman to sure ako hindi mag-overflow do kasi konti lang yung mantika natin. Pero every time mag-deep fry kayo ng isang batch na malaki, ganyan muna nasa spider muna. Para kapag nag-overflow, angat niyo lang na ganyan. Pero yan hindi naman. Ay, ay. 'Di ba? Ang ganda ah. Parang picnic. Ah, parang picnic. 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 Sa parang picnic. Parang picnic. Talaga ka. Gusto mo na tikman ta bayad ng picnic. Lalagay ko yung picnic. Lalagay mo yung picnic. Sa napkin! Hindi sa napkin! Sa mangkauk lamang. Mangkauk. Ay, sabi ko sa'yo. Ay, sabi ko sa'yo, papawa pa lang ako ng jeep. Amoy ko na yung peknek. Peknek! So lang. Ayoko nang sabay. Gusto ko sarili kong kaya ng peknek. Ayoko nang sabay? Ayoko nang sabay. Ako ng peknek na to. Mayroon yung pike neck. Nakamamantiga yung pike neck, ha? Kaya mo, gusto mo mayroon yung pike neck? Baka ito, gusto mo. Sigma mo ng pike neck. Sarap. Ang sarap ng pike neck, ha? Sa pike neck.
Ito yung sibuyas natin na pang-atsara. Para, oy, tama na yung usapang Pike Night, ha? Gawa lang tayo nung yung pinaka-atsara sauce natin na kung nanonood kayo ng Ninong Ray, alam nyo na to. Hindi. Eh, ikaw, hindi ka nanonood. Paka-cue, ha? Asukal. Make sure lang yung asukal nyo. Walang kape tulad nung amin. Ang ina, kopi atsara, par. Wala, oh. Anong wala yan? Yung kape ni Alv. At titigman ko, ha? Kapay. Kapay. Talaga ang hiling ko sa kapay. Umage, kapay. Tanghali, gusto ko kumain kapay. Kapay, ha. Sahapok, ayoko ng kapay sa gabi. Ayoko ng kapay sa gabi. Nakakatulog. Ano yung nag-aside ako na nag-aside ka? Ay, na-try mo na ba pagsabayan ng kapay at pack knife? Ay, parang. Hindi pa. Gusto ko, kapay lang ng kapay. Halo mo na yun. Alam mo saan masarap ang kapay? Sa Monahe, parang. Monahe at kapay! Yung Monahe. Anyway, asukal. Yan, ganyan karami. Equal part ng suka. Pero may natutunan akong bago na pwede nyo itong lagyan ng konting tubig. So around 70% ng amount ng ano nyo, tawag dito, suka nyo, plus 30% tubig, pare. Para hindi masyado matapang, kita-kita nyo po yung kape. Tapos asahin, pakuluin lang natin yan. Yung adobo natin actually luto na, pwede na natin patayin yaan. Okay, lagay na natin ito din eh. And that's it. Yan na ang ating atsarang sibuyas. sibuyas. Haluin lang natin ng konti, tapos mamaya kakatas yan ng pink. Ay, tinan mo na yun eh, kasi pink na eh. Diba? O, kakatas yan, diba? I guess, kompleto na tayo sa components, oh, diba? Ilatag lang natin para makita nilang mabuti. Kangkong, kangkong, sitaw, pink nike, tokwa, adobong manok, bawang, at yung ating atsarang sibuyas, pare. So, okay na lahat yan. Mamaya na natin ang assemblein. And doon na tayo sa huli natin. At eto, isa uling Filipino version, pare. Kasi, siyempre, na-realize ko, ang bibimbap ay kailangan ng gulay. So, nag-isip kami, ano ba ang mga putahing Pilipino? Ba't tinutulong mo tao sa ating kumain ng pike knife? Hindi, ano ba ang putahing Pilipino may gulay? Una, sinabi ni Alvin. Chapsul. Kare-kare. Actually, yung sinabi ni Alvin. Naisip ko, maganda naman siya kasi kombinasyon ng karne gulay yun eh. Kaso, ang mangyayari doon, parang kare-kare, na dinikonstruct ko, sinabawan mo lang siya ng kare-kare sauce, which is, masarap naman siya, pero parang, needs to be something more, 'di ba? So ang naisip namin ay sisig, chopsoy, ang palaya, dirinding. Ay, oh, dirinding, no? Pero hindi, ang naisip namin ay pinakbet bibimbap, pare. Gawin na natin 'yon. Ang proteinang gagamitin natin sa ating Wala. Okay, kala ko meron eh. Sige. Ah, pinakbet bibimbap ay syempre lechon kawali, pare. So meron kami ditong yempo na pinakuluan lang sa tubig, asin, paminta, at dahon ng laurel. Tapos ipiprito lang natin yan din eh. Ayun na! Pero hindi naman kailangan mataranta pagdating sa pagluto. Hindi ka natakot, no? Ano, taranta? Yun yung hindi natataranta. Ay, taranta. Tapos, Bin, paki-rundown nga yung mga toppings natin. Takbo! Okra. Okra, kalabasa, kangkong. Yung kangkong dito na natin kukunin yan. Doon sa natin, sa adobo natin, oo. Sitaw. Sitaw, yan. Kamatis, asan yung kamatis natin? Ito yung kamatis natin, tapos talong. Check ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung baboy. Baboy pang 7, okay. Check natin yung baboy natin. Siyempre, meron pa rin tayong importanteng ingredient dito at yun ay bagoong alamang. Yung iba nagpipinakbet, bagoong isda gamit nila. Pero kami dito, may kulangot ako. Ang lupit na kulangot ko dito. Ah, yun, nasa kanan. Paki yan, ha? Paki yan. Di nagbabalat yung mukha ako. Sunburn din mo to, pre. Oh, grabe, oh. Whoa! Ano, parang hamon, no? Kanina, sabi ko, ay, try natin yung deep-fried okra. Sabi ni Alvin, diba? Ganun yung reaction ni Alvin kanina. Pero pre, masarap ang deep-fried okra. Ibe-bread natin yan. So, ito okra natin, konti lang. Limang tali talaga yung pinabili ko yun dahil si Alvin nagsusulat, isang tali lang nilagay niya. Hanggalin natin yung ulo. Hiwain lang natin ang ganyan yung okra. Anak ko. Madagta. Para masarap sa pike neck ay madagta. Tapos, doon naman sa sitaw natin. Maiba lang. So, it's different, pare. Hindi natin siya isi-strips. Bagkus, gagawin natin siyang para bang panggising-gising. Yan. Ganair. Lagay na natin yan dito. Ngayon, siguro igigis ako na lang ito. Teka, nasa yung bench scraper? Sorry, pinapasok ko pala sa sistema. It is just getting inserted in the system.
Okay, yung talong natin, masarap ang pritong talong. Para lang maiba ng konti, gawin natin siyang parang sauced. Oh, gagawin natin sauce yung talong, parang babaganoush. Parang insaladang talong. Babaganoush. Oh, di ba? Meron tayong nakasetup na ihawan dito at ihaw lang natin yung talong. Kung wala naman kayo ihawan, pwede naman yung rekta sa apoy. Wala namang masyadong problema doon. Etong baboy natin, buti pa yung camera to. Buti pa yung camera to. Gag. Okay na to. Ay, grabe. Kaya konti lang talaga yung binili ko eh. Sarap sa ketchup niya. Ay, may mocha. Gempo. Ha? Ide-deep fry nga natin yung okra. Dito, sa kalabasa, hindi pa ako masyadong sure. Nakakain ka na ng deep fried kalabasa? Okay. Hindi, kasi may coating yun eh. Parang okay lang naman. Try natin. Deep fried kalabasa. Sabi nga ni Maangchi, kailangan bawat ingredient nagsha-shine. Mm. Alam mo yun, may sarili siyang characteristic. So, subukan natin dito yun. Walatan natin yan. Parang yung kanina, yung sa patatas. Pike Nike. Lagay natin din eh. First time ko mag-deep fry ng kalabasa lang talaga. Importante lang naman maluto siya, pero matamis kasi ang kalabasa. So importante na makaramelize natin yung labas niya and mag-develop yung ano niya, ang kingdom eyes. Itong pike neck na to. Kala ko develop ng gluten. Sorry. Walang gluten dito. Tayo unang makakatikim nitong pike neck na to. Nice. Lagyan natin ng katambal ni Sanchay. Sin, ah? Kurni do. Tawang-tawa ko sa damdamin. Gusto mo ko talang... Hindi. Sarili mong pike neck. Huwag mong gagawin yung pike neck. Masarap yung pike neck na yun. Uy. Pwede ha. Tingnan ang pike neck. Uy! Hanggat mainit pa yung mantika natin, gawin natin yung deep fried okra natin. So asin. Paminta. Tapos, kailangan pasain ng konti para kumapit. Tuyong-tuyo kasi itong okra eh. Diba? Pasain lang natin. Puto pa yung pike neck basa, no? Yan. Binasa lang natin konti. Tapos, cornstarch ang ilalagay natin din eh. Mainit pang mantika. Masarap to, par, promise. Deep fried okra. Yung ano niya, yung laway niya, ayaw naman ng karamihan ng tao. Nababawasan talaga. Although present pa rin ng konti, pero para ka nalang kumakain ng ano, ng saluyot ba. Yung iba actually, yung ginagawa dito, buttered, para mas kapit. Kasi medyo mahirap talagang kapitan ng breading ang okra, lalo kung walang itlog nung ginawa nga na. Kasi sayang yung itlog eh, di ba? Ay, bot malam na. Pwede natin kunin yan. Okay. Okay na to. Yan. Tapos ang last na gagawin nga natin ay itong talong natin. Parang gusto ko, kasi doon sa nakita ko bibimbap, meron silang parang sauce na ginawa kahit parang gochujang lang siguro yun o kung ano man. Masarasahan yung buong bibimbap. Pwede naman natin lagyan ng tumpok ng bagoong, pero parang gusto ko, ihalo natin yung bagoong dito sa, para sa talong natin. George, pabot nga nung bagoong natin. Pwede natin eray. Uy! Ay, ga! Kita ko antena. Patay! Tingnan mo! Kunin natin to, kayo rin natin. Yan. Medyo lagyan nyo ng konti sunog na balat. Upup, mainit. Yan. Sabi ni Alvin, haching ka daw sa braso mo. Tapos amuhin mo daw. Ang alat daw na amoy. Ikaw nagsabi! Amuhin mo lang! Amuhin lang! Hindi ko titikin. Amuhin mo na. Seryoso. Talong! Ay, talong. Bagoong, pare. Lagyan natin dyan. Ayan o, parang sauce na siya, o, di ba? Konti pa. Di ba? Di ba? Okay na tayo, halos. Last na ingredient na lang natin na lulutuin ay yung ating sitaw. Bago pala natin igisa yung ano natin, sitaw natin, yung ano muna natin, kamatis muna natin. Ginanto-ganto ko lang, strips lang natin ng ganyan. Sitaw. Okay na ako dito. Shoot lahat. Sa itlog, usually nilalagay hilaw pero may naglalagay din ng prito, 'di ba? Ako ilalagay ko lahat hilaw kasi maluluto naman siya dun sa ano natin eh. Sa earthenware natin, sa mainit na kanin natin, 'di ba? Pero kung hindi kayo komportable doon, edi lagay kayo ng luto. Wala namang problema doon, 'di ba? So 'yun, plating na natin tapos tikman na natin. Sauce natin sa ano, gochujang lang to na nilagyan lang ng mainit na tubig. Ngayon mo yan dyan. Sa adobo, syempre yung adobo sauce and mantika natin. Ito ba adobo? Tama.
karamihan mantika. Pero eh. Mantika. Sabi nga ni Bruno Mars, that's what I like. Sesame seeds, sesame seeds. Ito walang sauce to kasi ang sauce na nito ay yung ating ano pre, yung talong, oo, talong bagoong. May sesame seeds ako sa ilo. Tanggalin mo. Wala! Ay po. Ayan, par. Ayan, ganyan yun. Ganto yun, ganto talaga yung itsura nun, pre. Look at that, to. Mmm! Hindi siya matabang. Siguro kasi, lahat tinimplahan natin. Hindi siya matabang. Oo, oo. Pero hindi. Kahit yung pepino, tinimplahan natin yan eh, di ba? Ngayon yung baka, naluto ba? Oo, ayan o. Oh. Luto siya. Hindi siya ma-jelly, alam mo yun? Uy, yung buhok mo kumakain ng carrots. Si Alvin, lagi sinasabi ni Alvin, ang sarap ng kimchi, no? Lahat ng lagyan mo ng kimchi, parang ang sarap na agad. Pero dito, naka-forward yung lasa ng kimchi. Oh, di ba? Hindi siya matabang, Bin. Hindi siya matabang. Tayo mga Pilipino, medyo maala tayo, malasa tayong kumain. Pasok to, par. Pasok to. Tapos ako pa, mahilig ako sa gulay, di ba, no? Talaga di ako mabuhay ng walang gulay, parang rabbit, eh. Dito naman tayo sa pangalawa. Ito mas pasok na pasok sa panlasang Pilipino to. Kasi ito ay adobo, di ba? Okay na to. Okay na to. Okay na to. Isa-serve sa'yo, ganyan, no? Mushy sa'yo. Okay. Dito, wala nang ibang kailangan lutuin, kundi yung itlog lang. Pero kasi, maluluto naman na yan, eh. May sasi girl. Hindi ba? Hindi ba? Showing na yun. Showing. Oo nga. One biyogan muli. Okay. One biyogan muli. Tapos heart. Finger heart. Finger heart! Ay, sorry. Habak mo. Okay. Si Kuya Habon, sanayan sa pagkain Pilipino. Nung pinakain natin ng Indian yan, hindi siya sanay. Teka lang. Hipan mo muna, may ilik. Sabay tayo. Ay, hinihipan mo. Ay, sorry. Dahan-dahan, medyo mainit. Wago! Nasa may adobo. Yon. Tapos, yung timpla niya, ganun din, hindi rin siya maala, matabang. Pero sakto-sakto yung timpla niya. Ngayon, ang ano ko lang siguro dito, mahirap tong ibigay sa mga taong katulad ni Alvin na pipilian lang ng gulay. Hindi, for example lang, meron kang ayaw na gulay dito. Tatanggalin nila isang component na yun. Eh, sayang naman, di ba? Pinag-isipan mo yun eh. Ito ang masarap dito, pre. Yung confit garlic natin. Ang medyo naging mahina na ina-expect ko mag-shine through sana. Acharang sibuyas natin. Siguro kasi, bumaba na o nahalo masyado yung suka. Pangalawa, baka kasi naluto yung sibuyas kaya nawala yung tapang niya. Hindi ko sure kung alin man doon. Hindi ko siya mahanap, pre. Tsaka ang kimchi talaga, tama ka doon. Yung sinabi mong ilagay mo kahit saan, masarap. Masarap talaga siya. Ayun o, sarap. Pero yun nga, kimchi na lang nalasahan ko. Hindi ko nalasahan yung adobo. Kung okay lang sa inyo, gawin nyo, di ba? Okay. Doon tayo sa last natin, pare. Dihan na natin yan. Eto last natin, pare, ay okay na. Ay, eto medyo na-over to ng konti. So, haluin na natin to habang umeebas ako. Alam mo yung usok ng steam sa usok ng sunog. Yun. Pero eto ah, sabihin ko lang sa inyo, hindi masyadong nagmamatter yung egg yolk. I mean, hindi siya nakagulo sa lasa. Yun yung sinasabi ko. Di ba, no, Bino? Parang texture lang o kaya added protein lang. Parang paglalagay lang talaga ng itlog, pre. Alam mo yon na nandyan, walang problema, di ba? Ngayon, eto sa atin, medyo maraming sauce talaga to. Which is a good thing, di ba? Paro. Pinakbit bibimbap. Ay, ano ba yun? Windstruck. Hindi. Ay, ano ba? Crash landing over you. Jewel. Uy, bago yun ah. Wang byong lang molong. Habol ng gulay. Yun na pala yung essence ng pinakbit flavor. Parang nakuha siya dito eh. And yung kinakakaba natin na baka masyadong fresh yung lasa ng kamatis. Hindi. Naluto siya, di ba? Pero kung meron ako natutunan dito sa tatlong bowls na ginawa ko, yung ratio ng topping sa kanin. Kasi tayo, Pilipino, makanin tayo, pero kasi personal preference pa rin yan eh. Sa akin personally, sana dinagdaga ko pa yung gulay. Dinagdaga ko pa sana yung gulay. Masyadong maraming kanin for me. Well, kasi sa akin lang naman to ah, alam nyo naman na hindi ako masyado nagkakanin talaga, di ba? So kapag nakikita ko yung ganun karaming kanin, nasusuya na ako. Parang ganun. Ikaw ba? Bilang malakas magkanin, anong palagay mo sa ratio? Tama lang para sa'yo. Yung ala. Tapos, tulungan kita. Tama. Dapat mas dinamihan pa yung ano. Sahog. Hindi, baka sa sandok ko lang. Marami pa kasi sahog dito. Diba? Ang damot mo eh. Hindi mo lang sa sahog. Minsan, akala natin yung component is just for the sake of being there. Alam mo yun. Pero kasi, itong putahe na to, it really makes a lot of sense. Nagsashine talaga yung bawat isang ingredient sa kanila. While dito, dalawang to, masarap siya as a whole. Pero, asan yung ganito? Asan yung ganyan? Diba? Ba't ako pinagtatawanan? Asshole! Okay. Fuck you. Baka kasi
kasi binigyan kasi natin to o kinuha natin yung flavor inspiration nito mula sa isang dish na meron lang isang flavor profile. Samantalang ang paggawa ng bibimbap ay hindi nakafocus doon sa particular na set ng ingredients para matawag mo siyang bibimbap, kundi kung ano yung masarap sa paligid nyo. I think ganun ang paggawa ng bibimbap talaga eh. Diba? Kung ano yung tingin mo masarap. So talagang, sabi nga ni Maang Chi, talaga binibigyan mo ng respeto yung bawat ingredient. At dito talagang naano yun. Lumabas yung dito. Kahit yung pipino, pre, yun isang pipino. Kain-kainin nyo na to. Kunin nyo na. Maraming salamat mga inaanak. Hanggang sa muli. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin namin. Siguro kung may naiisip kayo ipa-content sa amin, comment nyo dyan sa baba. Kung ikaw pala ay nag-enjoy sa episode na to, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maliit na, maliit na bagay para lang konting tulong sa channel natin. Kung gusto mo lang uling, kung okay lang naman, no, walang pilitan, walang pilitan. Tropa pa rin, mahal pa rin kita. Importante nandito ka, umabot ka sa parting to at nanonood ka. I love you all mga inaanak. Kaya na. May adobo pa dun, ha? Kunin mo yung ano, yung okra. Try nyo kay Rani Isa. Try nyo kay Rani Isa. Huwag na magtira, ubusin ang agad dyan. Try nyo siya yan, pero dura. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na.